Maaring harangan ng mga kurtina ang ilaw at alikabok, protektahan ang privacy at palamutian ang iyong silid. Mula sa pananaw ng feng shui, ang mga kurtina ay maaari ring makaapekto sa kapalaran ng buong pamilya. Pero paano pumili ng tamang mga kurtina upang mapabuti ang iyong kapalaran? Ang kulay ng kurtina ay mas mahusay na tumutugma sa kanais-nais na elemento ng may-ari. Ito ay maaaring metal, water, wood, fire at earth. Kung ang iyong kanais-nais na elemento ay metal, ang mga magagandang kulay ng kurtina ay may kasamang white, gold, silver, green, cyan, yellow at brown. Para sa mga mas pabor sa wood element, ang kulay ng kurtina ay dapat green, yellow, brown, gray at blue. Kung gusto mo ang elemento ng water, mas mahusay mong gamitin ang kulay gray, blue, red, orange, white, gold o silver bilang kulay ng iyong kurtina. Kung ang iyong kanais-nais na elemento ay fire, mas mahusay mong gamitin ang red, orange, white, gold, silver o green color bilang pangunahing kulay ng iyong kurtina. Kung ang iyong kanais-nais na elemento ay earth, ang tamang mga kulay ng kurtina ay kinabibilangan ng yellow, brown, gray, blue, red at orange. Pero alam kong may isusunod kang tanong, kapakbet. Paano ko malalaman ang nababagay na elemento para sa akin? Aking babanggitin at oras na para ilista ito, kapakbet. Ang huling numero ng taon ng iyong kapanganakan ang ating magiging basihan dito. Metal, birth years ending 0 at 1. Water, birth years ending in 2 and 3. Wood, birth years ending in 4 at 5. Fire, birth years ending in 6 at 7. At earth, birth years ending in 8 and 9. Halimbawa, kung ikaw ay ipinanganak ng 1987, ang number 7 ay ang dulong numero para dito at ikaw ay nabibilang sa fire element. Ito din ang kinakabit na element para sa iyong Chinese zodiac animal. Perfect example dito, kapakbet, ay ngayong 2021. Ang number 1 ay ang dulong numero at ang kanilang animal sign ay ox. Narito ang mga kulay na dapat mong iwasan sa pagpili ng iyong kurtina. Una, huwag gumamit ng labis na pula o itim bilang primary tones. Mapapasigla ka ng pula upang makatulog habang ang itim ay magpapalumbay sa iyo at hahantong sa negatibong kalagayan. Bilang karagdagan, ang labis na pula o itim ay maaari ding gawing pabigla-bigla ang mga ugali ng tao. Pangalawa, ang kulay ng mga kurtina ay dapat ay nakaharmony sa mga dingding at kisame. Sa feng shui, ang kisame ay kumakatawan sa langit. Ang sahig ay lupa, habang ang pader ay tao. Sa makatuwid, ang kulay ng mga pader ay dapat nasa pagitan ng kisame at sahig. Ibig sabihin, mas madidilim kaysa sa kisame at mas magaan kaysa sa sahig para sa pagkakaisa ng langit, lupa at tao. Pangatlo, iwasan ang parehong mga kulay ng pader at muebles o mga kagamitan hanggat maaari. Pang-apat, iwasan ang color palette ng red at green, green at orange, red at blue, yellow at purple para sa mga kurtina at sahig kung sakaling may masamang pakiramdam. Pang-lima, iwasan ang mga pink na kurtina sa master bedroom. Sa kabila ng romantikong kapaligiran na nilikha ng kulay rosas, ang kulay ay maaaring magkaroon ng isang relasyon pagdating sa feng shui at nakakaapekto sa iyong relasyon sa iyong kapareha. Gayon din, ang kulay pink ay gagawin kang gulat. May pagkabalisa,
at maikli ang PC at hahantong sa mas maraming pagtatalo. Pang-anim, ang mga kurtina sa iyong silid tulugan ay higit sa lahat ay dapat may light colors lamang, tulad ng gray at light blue. Ang mga kulay tulad ng red, reddish orange, lemon yellow at grass green ay masyadong maliwanag para sa mga silid tulugan. Pang-pito, ang mga kurtina sa iyong kwarto kapakbet ay hindi dapat maraming kulay dahil ang iyong pagtulog at kalusugan ay maaapektuhan. Narito ang aking tatlong personal na paboritong kulay ng mga kurtina kapakbet ngayong 2021. Una, white. Ang white ay naiuugnay sa domain ng negosyo, pati na rin sa kalusugan, at mga ugnayan sa lipunan. Ito ang kulay na nagdudulot ng kapayapaan, nag-uudyok ng pagiging kalmado at pagpapahinga. Inirekomenda na ang pagsasabit ng kurtina ay magandang gawain upang maalis ang pagkabigat, pagkainis o pagkabahala kapakbet. Pangalawa, blue. Ang blue ay ang kulay ng tiwala at katapatan. Ang asul na kulay ay nagdaragdag ng kapasidad ng proteksyon sa iyong kalusugan. Pinapayagan ng blue na magbukas ng sigasig patungo sa lahat ng bagay na nakataas at kamangha-mangha sa paligid. Pangatlo, purple. Ang purple ay mabisa na nagpapakain at nagpapalakas sa pinakamahalagang bahagi ng utak na tinutulungan ang pagpapalawak ng iyong abot-tanaw na kaalaman. Ang purple ay nagpapasigla ng pinakamataas na mga ideyal at inspirasyon ng mga tao. Ikaw kapakbet, anong kulay ng iyong kurtina ngayon? I-comment mo na yan sa ibaba. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.